Oh, eto ah. Kokonti na ang gumagawa ng mabuti. At pag ikaw gumagawa ka ng mabuti, gagawin nilang masama yung ginagawa mo. Papasamain ka sa pamamagitan nito mga ugok na nabubuhay sa pispis. Yung bang parang mga pusang payat na troll. Maikukumpara mo yan. Alam mo, dapat itawag dyan mga pulandit. Ha? Yung mga talsik yan eh, di ba? Kailan ka ba ipinulandit sa mundo? Ha? Sino ba nagpulandit sa yung gago? Ha? Kanino ka bang pulandit galing? Yan. Oh, sino ba ang ika nga eh nagluwal sa iyo dito sa mundong ito, ha? At kailan? Yan, mga pulandit yan, yung mga troll. Itong mga ito ay mga parang pusang payat na nag-aantay ng mahuhulog na mumu yung mga pispis, ha? Mga inihahagis nitong mga politiko, ha? Para ika nga po, eh, makakain ka. Hindi ka naman kasali doon sa lamesa dahil nasa ilalim ka lang. Di ba? Ganun yung pusang payat eh. Di ba? Na nag-aantay ng malalaglag na mumu sa lamesa. Ngayon, mga kaibigan, isipin ninyo, yung mga nakikita na nila maraming ginawa. Ito, wala nang eleksyon ngayon, ha? Wala nang eleksyon ngayon, pero nakita ninyo si Lenny Robredo. Meron pa ring accomplishment, mga kaibigan, na pasimula nung vice president siya, at least natapos. At hindi na siya vice president, pero binalikan niya yung kanyang mga naipagawa. Dahil ito ay naipagawa hindi sa pera ng gobyerno eh. Pera ito ng NGO. Galing sa mga tumutulong, yung mga naniniwala sa simulain niya. Hindi na ito eleksyon. Wala ka nang maipipintas dito, mga kaibigan. Sayang. Ha? Eh, hindi mo nga mababasa ito sa media, sa mainstream media. Ganyan mo makikita kung gaano ka wala nang pag-asa ang ating bansa. Kaya ngayon pa lang, kaya natin ito sinasabi, eh hindi para sirain ang pag-asa ng tao. Kung hindi, wag na kayong maglalagak ng pag-asa sa magagawa pa ng gobyerno. Wala nang gagawin yan eh. Meron bang nagpapakabanal na magnanakaw ka? Halimbawa, ikaw, gusto mo magpakabuti. Eh, pwede bang nagpapakabuti ka, nang hold up ka rin? Di ba? Oh, criminal ka pa rin. Ba, hindi pwede yun. Oh, hindi pwedeng maging bayani ka kung magnanakaw ka. Eh, ang masama, itong mga ito, gusto nang nagnanakaw na, gusto bayani pa sila sa harap ng publiko. Aba, hindi pwede yun. Kasi, kung bayani ka, dapat bayani ka lang. Kung ikaw ay magnanakaw, magnanakaw ka lang. Yan ang ibig natin sabihin. Huwag na kayo umasa. Yun lamang talumpati ni Bongbong. Ganito gagawin natin. Wala yun. Patigilin mo progreso ng mauunlad na bansa para humabol lang ang Pilipinas, ha? Para makahabol tayo sa kanila. Kung magiging totoo yun, halimbawa, totoo yung sinasabi nila, 100 taon eh, hindi natin kayang makaabot eh. Oh, titigil na sila, bibigyan tayo ng pagkakataon, 100 taon, ha? Para habulin mo yung progreso nila. Hindi mo na magagawa eh, kahit 100 taon eh. Mga kaibigan eh. Oh, bakit? Eh wala naman eh. Nakaw. Mga kaibigan, yan ang talagang pangunahing sakit ng mga politiko dito sa Pilipinas. Ha? Yang corruption. Oh. Eh kung kitang-kita naman eh.
Kung gusto mong lipulin yung corruption, wala nang ngipin lahat yan. Yung mga batas na yan, yung plunder. Eto ho, Lenny Robredo, bumisita ho sa Angat Buhay Village sa barangay Mauraro, Ginobatan, Albay, para formal na sa formal na turnover po ng mahigit 100 pabahay sa organisasyon ng nabanggit at mga benepisyaryo ayon ho sa tanggapan ni BP Robredo sa ano yan, Angat Buhay Foundation. Ang sabi niya, this was all made possible by bayanihan. Ito niya ay naging posible dahil po sa bayanihan. Alam naman ninyo yung bayanihan, kung ano yun. Tulong-tulong, di ba ho? Civic unity. Most of the beneficiaries o karamihan po sa beneficiaryo ang mga napaulat po na nawalan ng tahanan dahil sa super typhoon na Rolly noong pong 2020 na merong international name na Goni. Yan ang pangalan ng bagyo. Na ang tinamaan po dyan ay ang Bicol Region, November 2020. Ang sabi ni Robredo, happy to see that these families have started rebuilding their lives. Ha? Masaya raw na makita na itong mga pamilyang ito ay muling makapagsisimula na maibangon ang kanilang buhay, pamumuhay. Pagkatapos na sila'y mawalan ng mga tahanan dahil sa pag-apaw ng lahar, ha? Bunsod po ng bagyong si Rolly. Ano tawag dito? Parang kailan lang, sabi niya, parang kailan lang, day one pa lang ng construction at kasama ako at ang OBP family sa mga nagbuhos ng semento sa mga unang units na bubuuin. Ang housing o pagsisikap dito sa housing project na ito ay inilunsad December 12. November nangyari yung bagyo, December 12 inilunsad yung project sa tulong ng Kaya Natin Movement for Governance and Ethical Leadership. C.C. Buencamino Architect, Bicol University, United Architects of the Philippines, Elliptical Chapter, UAP Daraga Kagsawa Chapter at ang JCI Legazpi. Yan ang mga tumulong na mga NGO, mga kaibigan. Ano ho? Kaya naging nagkaroon ng katuparan ito pong pabahay para sa ilang pamilya. Isipin ninyo, si Robredo walang pondo ng gobyerno pero naipatayo niya yan. Sabi ko nga sa inyo, kwentahin ninyo ang mga nawawalang pera sa gobyerno, ninanakaw. Sabi ko nga, mag-ukol ka na lamang ng 300,000 para sa pagtatayo ng bahay. Magkaroon ng maayos-ayos na masisilungan ang ating mga kababayang walang tahanan dito sa Pilipinas, 300,000 pesos bawat isang bahay na maitatayo. Mga kaibigan, sa 1,000,000, meron kang 3 maitatayo. 900,000 lang yun, di ba? Oh, meron pang konting sobra na pwedeng maging puhunan sa kung ano-ano ng 3 pamilyang paghahatiin sa kanila. Oh, sa madalit sabi, kung yung 3 bahay, 1,000,000, meron ka ng 3 bahay. Sa 10 bahay, sa 30 bahay, magkano yun? 10 million. Di ba?
10 milyon piso, meron ka ng 30 bahay. Sa 100 bahay, meron kang kakailanganin mo lang ng 100 million. Di ba? Meron ka ng 100 mabibigyan ng bahay. 100 million. Sa 3,000 na pabahay, mga kaibigan, 1 bilyong piso. Sipinin nyo yun. 3,000 pabahay sa 300,000 each na halaga ng bahay, meron ka ng 3,000? Ha? Magkano lang yun? 1 bilyon. Di ba? Yung 30,000 bahay, 10 bilyon. Gano'ng kalaki ho? Ha? Ang ninanakaw dito, doon lang sa Parmali, ilang bahay yun? Doon lamang sa importation ng sugar, ilang bahay po yun, mga kaibigan? Tinatanong natin. Alam nyo, noong 2020, itong housing project na ito ay binuli, sinalakay ng mga troll, ng mga pulandit na troll. Ha? Pagkatapos na si Robredo ay mag-post ng habang ginagawa yung mga units na yan, yung pong ano magiging itsura ng bahay, di ba, pinos. Para doon sa mga partner beneficiaries, ay magkaroon sila ng ideya. Makita nila ang larawan ng magiging bahay at yung actual na sukat ng bahay. Instead of trolling, baka gusto nyo tumulong na lang silang mag-build o gumawa, magtayo. Sweat equity lang yung gastos ng materyales sa amin. Maybe you want to help them build their homes. Sweat equity only. We will shoulder expenses for the materials. Yan ang sabi ni Robredo noong 2020. Sipin mo nga naman, oh. Diba? Pati na yung mga halimbawa, binagyo, nasira ang bahay, obligahin ang gobyerno. Merong mga pondo yan, eh. Lalo yung NHA, mga kaibigan, yayaman ang yayaman nito, lalo itong si akusar na balai ni Lito Atienza, di ba? Dahil yung anak ni akusar, anak ni Atienza, mag-asawa, ha? Si Alipunga, Ali Atienza, di ba? Nag-asawa ulit yan, eh. Dahil yung unang asawa niyan, nilayasan siya. Mga kaibigan, kinukwento ko lang yung istorya. Para kang walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Kaya dito, sabi ko nga, ang gobyerno, pagalingan lang sa panloloko yan. Ha? Pero walang magkakatotoo dyan, mga kaibigan. Imposible. Sa dami ng utang ng Pilipinas, paano mo gagawing totoo yan? Ang dami mong ipagagawa. Sino magpapautang sa'yo? Naloko tayo nung negosyante ni Digong nyo, tsaka ng China, para maubos nila ang pera ng Pilipinas. Ha? At ng mga negosyo rito, mapabagsak nila para umasa sa China. Ano ginawa? Pinautang ng mga bangko. Noong bababa na yung digong nyo, ibinebenta na yung mga negosyo. Hindi naman pala pauunlarin yung mga negosyong itinayo na inutang sa bangko natin. Sino nakinabang? China. Kasi siya ang
front ng China dito sa Pilipinas, katulad nung dito communication, di ba? Oh, yung naniniktik pa. Sipin ninyo, pinautang sa bangko. Siyempre, alam eh, malapit kay Digong nyo. Oh, ano yun? Behest loan yun eh, mga kaibigan eh. Mga utang na pakiusap yun eh. May guarantor, di ba? Oh, pagkatapos, wala na tayo sa pwesto, bagsak na yung idideklara mo na nalulugi ka. Ha? Mga kaibigan. O, bebenta mo ngayon sa iba, kumita ka pa. Wala ka nang babayaran, kumita ka pa. Bueno, sa New York, New York 10, parang district yun, di ba? 10. Dan Goldman, nandiyan ba yung ano, yung pinadala sa atin? Inendorso ng New York Times si Dan Goldman para congressman ng New York 10. Kaya yung mga kababayan nating Pilipino, malaki maitutulong nito si Dan Goldman sa mga Pilipinong kababayan natin, no? Filipino community, Filipino-American. Oh, kaya diyan na, yan ang suportahan natin diyan. Siya po yung heir sa kwano ng kumpanyang Levi's. Pamilya nila yan eh, Levi Strauss. Oh, mga kaibigan, no? Dan Goldman is the man. Ayan po, ha? Wala diyan. Pinorward ko sa iyo eh, yung parang New York Times ini-endorso nila si Kwan, si Dan Goldman. Alam niyo si Dan Goldman eh, siya ang gagastos sa kanyang yan. Siya ang gagastos sa kanyang kampanya. Hindi siya umasa ng pondo sa kung kani-kanino. Bihira ho yung ganyang kandidato. Kasi ang katwiran niya, mga kaibigan, eh, hindi ako hingi ng donasyon dahil ayoko magkaroon ng utang na loob para magawa ko ang aking mga adhikain, di ba? Nang walang tinatanawan ng utang na loob. Nakita ninyo? Ayan, no? In-endorse siya ng The New York Times. Bihira yan, di ba? Ini-endorso ng pahayagan, mga kaibigan, sa Amerika. O, kung hindi po talagang karapat-dapat yan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Lahat kami pantay-pantay. Ito po si Percy Lapid. Ang pag-ibig ay tunay. Maraming salamat at magandang hudlong padila sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo.
kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,